Hi, my name is Dr. Juan. And this is my 2018 photo for Hela. Hi everyone, my name is Phoebe and welcome to my channel. A couple of weeks ago, I met with like-minded people from Outdoor Project PH who shared some of their adventures. I was inspired by their stories to keep going and I thought I'd share it with you. So here is Sir Nasser sharing two of his rigs. Also, please don't forget to watch until the end of the video for the announcement of the winner of our first ever giveaway. Kauna-una akong pinuntahan, pinatubo, punis, yun ang pinaka-una yun na binalikan. Medyo nakakatakot kasi time na pumunta ako dahil umuulan. Ginagamit ko siya sa mga hard rail at saka sa mga lugar na hindi kagad napapakot. Favorite kong lugar ang Tainis, Tanay Rizal. Bukod sa tahimik, malinis yung running water nila doon. Kung makakapag-swimming ka, makakapag-relax ka na maayos. Wala siyang bayad, napakababait ng mga tao. Favorite ko is yung rooftop tent. Diyan kami nagbabanding ng mga anak ko and yung wife ko. Madalas, diyan kami nagkikwentuhan. Kahit sa lalaki namin, nagkakasya kami. Gusto ko rin yung rooftop tent na yan kasi natitiklop siya. Madali siyang ayusin, pack up sa campsite. So wala ko nagiging problema. Pinakamahirap siguro yung nasa gitna ka ng campsite, malakas ang ulan, at gusto mo mag-CR. Ginawang ko ng paraan. Gumawa ako ng isang pang-calling tent para sa CR. Sinarado ko para dun sa mga anak ko at saka para dun sa asawa ko. Meron akong portable CR, pero kami pump sa likod, pero kami lalagyan ng water. CR, wala ka nagiging problema. Pag sobrang init talaga, pinaka ginagawa ko is lumalabas. Ngayon, meron kaming ginagawang experiment. Yung on-na closure, nilagyan namin ng aircon. Power source niya is generator, and yung fan, solar. Itong bar na to, isa to sa mga collection ko. During COVID, sabi ko, i-set up ko. Ginawa ko to siguro mga one week. Tulong ng kaibigan ko, ng best friend ko. Ganyan ako na tao, na magaling, fit out, lahat ng nakakabit dito. I-baby ako ngayon. So, naisip ko, after itong COVID na to, magka-camping kami. So, para masama ko yung baby ko, kailangan malamig yung lugar niya. Asya, 2 tao sa taas. Sa baba, asya, 3 tao. Aircon, nagpa-power siya gamit namin yung genset. Then yung ibang ilaw niya, naka-connection sa solar panel. Ginamit ko siya ng hapon, hanggang kinabukasan na, siguro mga 300 pesos, kaya na, may tira pang konti. Subukan niya na habang may oras pa. Kasi habang tumatanda tayo, hindi na natin magagawa ito eh. Enjoy natin yung nature habang libre pa ang hangin, libre pa yung lugar na pupunta natin. Ito yung gift sa atin ni Lord eh. Enjoy natin. Huwag ka rin matakot na lumabas. Pagkatapos ng COVID na to, kasi yun yung pagkakataon na bypassing mo yung ibang tao na hindi mo nakita ng makakita.
siguro mas maganda kung DIY lahat gagawin mo kung saan ka makakatipid yung kaya mong i-handle at kaya mo siyang pagandahin. Mas okay sana kung humingi ka ng advice sa mga kaibigan mo para matapos mo na maayos. Siya ang tumulong sa akin sa Steelworks, si Mick ang gumawa ng interiors. Mga 1 hour pagkabit. Pero doon sa modification na ginawa ni Carl, 2 days. Gumawa kami na parang carrier sa likod, then doon nakalagay yung roof deck. Parang siya pwedeng purpose. Pwede siyang i-customize kahit sa Porsche. And then, kahit anong design na gusto nila, pwede namin gawin para sa akin. Nagawa na Steelworks, customized bumper, trailer, carrier, roof rack, lifetime warranty kami. In case na may problema or sa pintura, pwede namin puntahan. Free lang naman yun. Yes, I'm Nick from Steelworks. We use a premium automotive leatherette for the upholstery. Designed for tropical climate. So maganda siya for extreme heat. Meron siyang heat reducer. Kapag nabilad siya sa araw, mabilis lumamig once na aircon na siya. We also do hydrographic carbon panel para pump up or gumanda lalo yung interiors ni sir na sir. Material namin is easy to sanitize. So, sa pandemic, we need to be cleaned and sanitized always. So lalo na kapag nasa outdoor, kapag nalumihan, madilis lang siya mabilisin. 6 to 8 days lang. So around 1 week, nagawa na namin yung mga upholstery, yung mga carbon panels, and yung mga steering wheels niya for the modification and customization na gusto ni sir. We have plenty of services offered, lalong-lalo na sa interiors ng mga sasakyan. We do seats, steering wheel, shift knobs, carpet, ceiling. We're more on customization, kung ano yung gustong design ng mga client yung po ang sinusunod namin. All type of vehicles po kaya namin gawin. And kaya rin po namin mag-repair lalo na ng mga tents. We add cushions. For example, kay sir na sir po na tent, pinagdagan po namin ng mga foam. And then, nilalagyan din po namin yun ng mga carpet for cushion. We have 1 year warranty for our services. And once na meron pong problem or meron pong mga adjustment or repair, madali po kaming kontakin. And madali po kaming mag-respond para po sa service na kailangan ng mga clients na. So you can check out our FB page at Sid Taylor's Upholstery Shop. We are located at the main park, Louis Street, Barangay San Miguel, Pasig. Thank you for watching that video. So let's go ahead and start with the raffle. I will use an online random name picker to choose the winner. We will only do it once and continuously to be fair with everyone. And we will choose 4 winners. I wish everyone who joined good luck. So let's begin. Congratulations to all the winners. Please send me a message with the account of the username that you use to join the giveaway.
Send me your name, your shipping address, and your contact number. Thank you everyone who joined the giveaway. We reached another milestone of 4,800 subscribers, and I promise we will do more giveaways as this channel grows. There you have it, guys. Please don't forget to like, comment, and subscribe. Thank you guys for watching. See you on the next one. Sometimes we might feel like I'm about looking down from the high.